Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi bababa sa 9 ang patay at 11 ang nawawala sa pananalasa ng Bagyong Maring sa Luzon. Pinakanapuruhan nito ang Northern Luzon kung saan ekta-ektaryang taniman ang nalubog sa baha at kabi-kabila ang pagguho ng lupa. Ilang residente rin ang naipit sa bilis ng pagtaas ng tubig. Kinailangan silang respondihan ng mga rescuer. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Binaha pa rin ang ilang kalsada nito kasunod ng walang patid na ulang dulot ng Bagyong Maring. Kahit ang pamosong strawberry fields, nalubog sa baha. Bukod sa mga daan, nalubog din ang mga tanim na strawberry, lettuce at iba pang gulay. Natumba rin ang ilang puno at nagka-landslide sa ilang lugar. Sa barangay Ambiong, tatlong batang edad 2, 6 at 8 ang nasawi matapos gumuho ang lupa sa taas ng kanilang bahay at matabunan ng putik. Sugatan ang kanilang magulang na nagpapagaling sa Benguet General Hospital. Patuloy ang clearing operation at nadadaanan na ang malalaking kalsada. May mga na-evacuate po tayo dito sa May Trinidad. So pinagtutulungan ng munisipyo sa probinsya na yung mga kailangan nila may bibigay natin. Tapos itong sa Itogon, marami din. So nagpandala na kami ng mga food packs doon habang nakikipag-coordinate kung ano pang kailangan. Sa Santa Teresita, Cagayan, pahirapan ang pagsagip ng Philippine Coast Guard sa mga residenteng natrap sa kanilang tahanan dulot ng Bagyong Maring kagabi. Mabilis kasi ang pagragasan ng baha sa gitna ng dilim. Sa kabila nito, nailigtas nila ang 10 residente kabilang ng isang bata na agad ding naihatid sa pinakamalapit na evacuation center. Sa Tuguegarao City naman, hindi alintana ng ilang residente ang panganib nang rumaragas ang tubig habang pilit na isinasalba ang mga inanod na kahoy sa Kapatan Bridge. Hindi sila tumigil kahit may mga pulis na sa lugar. Umalis lang sila nang lalo pang tumaas ang tubig. Mga bagong 6 palay naman ang pilit na sinasalba ng mga magsasaka sa Bagao. Pero 20 kaban na ng palay sa halos 450 kaban ng 6 ang naisalba nila. Pero kahit may mga naisalba, hindi rin daw ganoon kaganda ang kalidad nito. Bukod sa baha, ay nawalan rin ng kuryente sa buong lungsod ng Tuguegarao eksakto alas 12 ng hating gabi-kagabi. Nakuhanan pa sa video ang pangalawang beses na brownout na naranasan ng lungsod dahil sa bagyo. Sa Tubo, Abra, ilang spillway ang hindi madaanan dahil sa taas ng baha. Kabi-kabila rin ang naitalang pagguho na naglalakihang tipak ng bato at lupa na humambalang sa kalsada. Sa barangay Lipkan sa Banggid naman, umabot sa hanggang dibdib ang taas ng baha. Lubo ang maraming bahay, kalsada at ekta-ektaryang taniman. Namatay rin ang ilang alagang hayop sa baha. Sa barangay Palau, 4 na residenteng natrap sa binaha nilang bahay ang nasagip. Kabilang sa kanila ang 2 senior na isinakay sa rubber boat. Sa lakas ng hangin sa Dingras, Ilocos Norte, nagtumbahan ang ilang puno at poste. Ang ilan humambalang sa kalsada. Mga pananim na palay naman ang nanganganib sa bayan ng Marcos. Binaha ang ilang palayan na malapit na sanang anihin. Abot dibdib ang baha sa bayan ng Sugpon sa Ilocos Sur. Ayon sa hepe ng pulisya, umapaw ang ilog dahil sa masamang panahon. Bumigay din ang isang tulay sa bayan ng Santa Cruz na stranded tuloy ang ilang motorista. Hindi rin makadaan ang mga motorista sa Pangasinan dahil sa pag-apaw ng ilog. Tumaas din ang tubig sa Chico River sa Bontoc, pero ang ilang residenteng ito tila hindi alintana ang panganib at nakuha pang mga isda. Kabi-kabila ang landslide, rock slide at mud flow sa mga pangunahing kalsada ng probinsya. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, halos 500 pamilya o katumbas ng higit 1,000 individual ang apektado ng Bagyong Maring. Halos 900 sa kanila tumutuloy sa evacuation center. 9 ang naitalang nasawi, 11 ang nawawala, 2 ang sugatan. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.
Habagat na pinalakas ng Bagyong Maring naman ang nagpaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Gaya sa Northern Luzon, daan-daan ding residente sa iba't ibang lugar ang kinailangang ilikas dahil sa baha at pagguho ng lupa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi man direktang dinaanan ng Bagyong Maring, ganito pa rin ang lakas ng ragasan ng tubig sa Brooks Point, Palawan. Kinailangan ng buhati ng Coast Guard ang ilang senior at mga bata sa bayan. Mga residente sila ng Sitio Lada na stranded sa hanggang dibdib na baha kaninang alas 10 ng umaga. Sa bayan naman ng Nara, inabot ng halos 2 oras ang pagsagip sa 2 pamilyang naipit sa Rumaragasang ilog. Kinailangan pang magtali ng lubid para maitawid ang 10 kataong nakatira sa isang isla sa gitna ng Batang-Batang River. Dahil nga po magdamag na umuulan at biglang lumakas, tumaas at nagsimula ng manalasa yung parang flash flood. Hindi kaagad sila nakahingi ng tulong dahil kasama nga sa nabasa yung kanilang mga cellphone. Ayon sa Palawan PDRRMO, 4 ang nawawala habang 5 ang nasawi sa lugar. Kabilang dyan ang mag-asawang natagpuan sa ilog sa barangay Princess Urduha. 15 barangay naman ang nalubog sa baha. Malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide ang nagpalubog sa 7 barangay sa Puerto Princesa City. Nawalan pa ng supply ng kuryente at tubig ang ilang lugar. Nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa bayan ng Quezon sa Palawan. Ang kawayang tulay sa spillway halos sirain na rin ng malakas na ragasan ng kulay tsokolating baha. Ayon sa PAGASA, epekto ng habagat na pinalakas ng Bagyong Maring ang nagpaulan sa Palawan. Mabilisan naman ang ginawang paglika sa mga customer ng isang cafe sa Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Gumuho kasi ang lupang kinatitirikan ng lugar dahil sa malakas na ulan at hanging dala ng habagat at pinalalakas ng Bagyong Maring. Inulan din ang ilang bahagi ng Mindanao gaya sa Cotabato. Maguindanao. At Zamboanga. Sa Baseco Compound sa Maynila, may git 200 pamilya ang inilikas dahil sa abot dibdib na baha mula Manila Bay. May git 200 bahay ang nasira. Paliwanag ng PAGASA, habagat na pinalakas ng Bagyong Maring ang nagpaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Pagguho ng lupa ang ikinamatay ng 6 na nasawi sa pananalasa na Bagyong Maring sa Benguet at sa lungsod ng Bagyo. Bukod pa riyan ang 2 bata na hinahanap pa rin hanggang ngayon matapos magka-landslide. Live mula sa lungsod ng Bagyo, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Mike, 5 nga ang nasawi sa bayan ng Itonggon at La Trinidad sa Benguet. Bunsod ng malakas na ulan, dulot ng Bagyong Maring na nagdulot ng pagguho ng lupa. Dito naman sa Baguio City, 1 ang kumpirmadong nasawi habang 2 bata pa ang patuloy na hinahanap. Pero ganun kasandali, mawawala ang asawa ko. Ano ako? Parang walang silbi ng buhay pag ganun eh. Ganon na lamang ang hinagpis ni Mary Jo Ocampo nang makumpirmang nahanap na ang katawan ng kanyang asawang si Alfredo matapos ang landslide sa kasagsagan ng pag-ulan dito sa Reyes Compound sa Barangay Dominican Mirador. Si Mary Jo, sugatan naman ang kanang binti at paa. Natabunan din ng guho ang kalahati ng katawan. Nasa labas daw sila ng bahay kagabi ng asawa nang maganap ang pagguho. Ang apo at pamangkin ni Mary Jo patuloy pang hinahanap. Nang dahil sa matinding pag-ulan, gumuho ang bahagi ng lupa na tumabon sa 2 bahay dito. Mula pa kagabi, walang patid sa paghuhukaya mga otoridad, pero kaninang tanghali lamang nahukay si Mang Alfredo na wala ng buhay. Patuloy pang hinahanap ang 2 bata na dito nakatira. Ang nagpapahirap sa lahat, ang patuloy na pag-ulan. Narito ang ilan sa ating panayam. Sama na po. Pinagdadasal ko na sana may himala. Nabubuhay siya ngayon dyan. Kahit ganyan yung nangyari sa bahay. Sobrang hirap talaga kasi
malamig, umuulan, yan. Pero sa tulong-tulong ng mga kasama natin, ng mga rescuers, mga PNP, mga lahat na, kailangan natin habulin. Sa Baguio City naman, kabi-kabilang landslide din ang inabot ng syudad. Maraming tubig pa rin ang mababa sa bundok, patunay ang malamini falls na ito sa gilid ng kalsada. Sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba-Benguet, naalis na ang mga humambalang na lupa at malaking tipak ng bato. Ayon kay Governor Melchor Diclas ng Benguet, dahil sa guho, tatlong bata ang namatay sa Ambyong sa La Trinidad, Benguet, dalawang adult naman ang namatay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Itogon. At Mike, ang sinasabi ni Brigadier General Ronald Lee ng PRO car ng PNP, kahit nga ngayong madilim na at pumapatang ang ulan, ay magpapatuloy yung paghahanap doon sa dalawang nawawalang bata. Titigil lamang daw sila kapag sumidhi talaga yung buhos ng ulan. Ayon pa kay General Lee, sa ngayon ay passable na, Mike, itong mga major roads papasok at palabas ng Bagyo, yung Marcos Highway at yung Naguilian Road, pero patuloy pa rin yung clearing sa iba pang mga kalsada. Ang GMA Kapuso Foundation naman, Mike, ay papunta na dito sa Benguet at Bagyo para maghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring. Pero mga kapuso, dahil malawak po ang bagyo, hagip pa rin ito ang ilang bahagi ng Luzon. Signal number 2 pa rin sa Batanes at Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa mainland Cagayan, western portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, gayon din po sa Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales at northern portion ng Bataan. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 505 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Ayon sa PAGASA, sunod na tutumbukin ito ang Hainan, China, kung saan ito posibleng mag-landfall bukas. Patuloy na pinalalakas ng bagyo ang hanging habagat na magpapaulan din sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos po ng Metro Weather, buong araw ang tsansa ng ulan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Sa hapon, may mga pag-ulan din sa natitirang bahagi ng Luzon. Posible ang malalakas na ulan, kaya maging handa sa pagbaha o pagguho ng lupa. Magiging maulap sa Metro Manila, kaya mataas ang posibilidad ng ulan. Sa Visayas at Mindanao, may tsansa rin ng maghapong ulan bukas, lalo na po sa western portion. Dahil sa epekto ng bagyo at habagat, magiging maalon at delikadong pumalaot sa mga lugar na nasa ilalim po ng mga signal number, gayon din sa western, eastern at southern seaboard ng Luzon at western seaboard ng Visayas. Dagdag na patunay sa bisa ng mga bakuna ang hindi pagsipa ng mga tinatawag na breakthrough infection. Yung po yung mga kaso ng mga bakunado na tinamaan pa rin ng COVID-19, breakthrough infection. Ayon po yan sa Food and Drug Administration. Kaya may hirit po si Presidente Duterte sa inyong mga nag-aalinlangan dyan na mapabakuna. Turukan daw kayo habang kayo'y tulog. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatapos na Oktubre, makakamit daw ng Pilipinas ang target na 100 million doses ng COVID-19 vaccine sa nakarating na ng bansa. Ilang buwan din ang binilang bago naging stable ang supply ng bakuna. Ang pagkukulang sa bagay na ito, inako kagabi ng Pangulo sa kanyang Talk to the People. Kung meron man na nagkasala dyan, aminin ko na lang. Kasi wala man rin akong magawa. Gusto kong bumili, wala naman akong mabilihan. Ipinaliwanag ni FDA Director General Eric Domingo na mula noong Marso hanggang itong September 26, wala raw nakitang pagsipa ng breakthrough infection o pagdami ng mga nagkaka-COVID sa mga bakunado na. Pangamba kasi ng ilan, lalo na yung mga naunang naturukan, baka nawala na ang proteksyon ng bakuna pagkatapos ng 5 o 6 na buwan tulad ng lumalabas sa ilang pag-aaral. Hindi naman biglang tumataas yung number of people getting breakthrough infections dito po sa Sinovac. Ibig sabihin, at this time, wala pa po talagang pangangailangan na magbigay ng booster dahil hindi naman tayo nakakakita pa talaga ng waning effect po ng vaccine. Dahil kung at 5th month, makita po natin na bumababa na yung kanyang protection, dapat dumadami po yung nagkakaroon ng breakthrough infection. Pero hindi pa po natin nakikita yun at this time.
Ang breakthrough infections o mga nagkaka-COVID pa rin sa mga bakunado umaabot sa kabuuang 1,581, kung saan 128 ang mga namatay, lahat mga senior citizen, maliban sa isa. Makikita naman po natin talaga yung pattern that once people are vaccinated, the possibility of you getting COVID goes down. Ipinakita rin ni Domingo ang datos sa kanilang monitoring sa mga adverse reaction. Sa 20.3 million na fully vaccinated, 0.15% ang nag-report ng suspected adverse reaction. At mas maliit pa, 0.006% naman ang naiulat na serious adverse reaction. Kaya naman ang Pangulo, muli nagpaalala lalo pat nariyan pa rin ang vaccine hesitancy o pag-aalin lang ang magpabakuna. Alam ko marami pang ayaw Iyan ang problema, yung ayaw. Ayaw magpabakuna. Kaya hanapin ninyo yan sa barangay ninyo. Akyatin natin pagtulog at turukin natin na nakatulog para makumpleto yung istorya. Kung ayaw, di akyatin sa bahay Tusukin natin sa gabi. Ako ang I will lead the journey. Sa Biyernes na magsisimula ng pagbabakuna para sa lahat o para sa general population, gayon din ang pediatric vaccination o mga edad 15 hanggang 17 years old. Iniulat din kagabi ni National Task Force Against COVID-19 Chairman at Defense Secretary Delphine Lorenzana, magtatayo ng One Oxygen Command Center sa iba't ibang rehiyon tulad ng ginawa sa Region 9 para matugunan ang pangangailangan sa medical oxygen. Ivan Merina, Nakatutok, 24 Oras. Inirekomenda ng Strategic Advisory Group ng World Health Organization na bigyan ng ikatlong dose ng COVID-19 vaccine ang mga senior citizen at tinurukan ng Sinovac at Sinopharm. Ang tugon ng Food and Drug Administration sa pagtutok ni Lay Alves. Inirekomenda na ng Strategic Advisory Group of Experts ng World Health Organization ang third dose ng Sinovac at Sinopharm para sa senior citizens na tinurukan nito dahil sa ebidensya ng waning immunity o humihinang proteksyon sa paglipas ng panahon. Kung di raw sapat ang supply ng mga nasabing bakuna, pwede raw ikonsidera ang ibang brand bilang third dose. Mainam daw na ibigay ito isa hanggang tatlong buwan matapos ang second dose. Pero dapat daw ay i-maximize muna ang two-dose coverage sa lahat ng senior citizens bago simulan ang pagbibigay ng third dose. In the case of the two inactivated vaccines produced by Sinovac and Sinopharm, all the evidence we have reviewed indicates that there is a need for an additional third dose of the homologous or the same vaccine. This should be started to be offered to people age 60 and above, since they are the ones that have shown the biggest problem in response. Inirekomenda rin ng WHO Advisory Group na bigyan ng additional dose ang mga immunocompromised dahil mataas daw ang chance ang magka-COVID pa rin sila kahit fully vaccinated na. Rekomendasyon pa lang yan ng advisory group. Sa ngayon, hindi pa inirekomenda ng WHO ang booster dose para sa lahat dahil marami pa rin ang hindi pa nababakunahan. Giving those booster doses to individuals who already have had the benefit of a primary response is, as has been explained before, like putting two life jackets on somebody and leaving other people without any life jacket. As of September 26, sa kabuuang 20.3 million fully vaccinated individuals, 516 ang naitalang kaso ng breakthrough infections ng Food and Drug Administration, 14 ang namatay. Lahat liban sa isa ay senior citizens. 327 dito, kabilang ang 8 sa mga namatay ang nakatanggap ng Sinovac. 0.003% ng mahigit 10.7 million na fully vaccinated ng nasabing bakuna. Ayon sa FDA, pinakamarami ang mga naitalang breakthrough infections sa Sinovac dahil pinakamarami rin ang binakunahan nito. Pero sa ngayon, wala pa raw silang nakikitang indikasyon ng waning immunity o humihinang proteksyon. Hindi naman biglang tumataas yung number of people getting breakthrough infections dito po sa Sinovac. Ibig sabihin, at this time, wala pa po talagang pangangailangan na magbigay ng booster dahil hindi naman tayo nakakakita pa talaga ng waning effect po ng vaccine.
Sigurado naman daw ang FDA na pag-aaralang mabuti ng Department of Health ang rekomendasyon ng WHO Advisory Panel. Patuloy ring pinag-aaralan ng Vaccine Expert Panel ang mga datos dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Isinasapinal pa ng All Experts Group ng DOH ang kanilang rekomendasyon sa booster dose. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Hinihikayat ng Metro Manila Council ang mga lokal na pamahalaan na isara ang mga sementeryo sa darating na undas. Ang ilan naman nating kababayan, inagahan na ang pagbisita sa puntod ng kanilang mga kaanak. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Tatlong linggo bago magundas, dinalaw na ng mga magbabarkadang ito ang puntod ng kanilang namayapang kaibigan sa Manila North Cemetery. Bukod sa anibersaryo ng kanyang pagkamatay, sinamantala na ron nilang pagkakataon habang konti pa lang ang tao rito. Para ano lang po, isang biyahe na lang din po. Kasi Bulacan pa po tsaka Valenzuela biyahe namin. Kasi tapos dito po siya nakalibing. Medyo hassle din po kasi sa biyahe. Mahirap na rin po baka matamaan pa ng COVID. Ngayong araw, inanunsyo ng MMDA ang resolusyon ng Metro Manila Council na humihikayat sa mga LGU sa Metro Manila na isara ang mga sementeryo at mga kolumbaryo ngayong undas katulad ng ginawa noong nakaraang taon. Ang ginawa namang daming resolusyon ay sa lahat ito ng Metro Manila, no? From 29 of October up to November 2, isasarado muna ang sementeryo. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, una nang nag-anunsyo na sarado ngayong undas ang lahat ng pampubliko at pribadong sementeryo sa lungsod, kabilang na mga kolumbaryo. Mula gabi ng October 29 hanggang November 3, sarado na ang mga sementeryo. Dahil dito, pansin ng pamunuan ng Manila North Cemetery, mula nitong nakarang weekend, nag-umpisa ng dumami ang mga dumadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam na nila, wala na po yung nakaugalian nating traditional na undas. Sa ibang probinsya, tulad ng Ilocos Norte, bukas ang sementeryo ng November 1 and 2, pero lilimitahan ang mga pwedeng pumasok. Sa Bagyo naman, may schedule ang pagbisita sa sementeryo mula November 1 hanggang 4. Kada barangay o kada distrito ang gagawing scheduling. Dahil inaasahang sarado pa rin ang mga sementeryo dito sa Metro Manila ngayong undas, pakiusap ng MMDA, ngayon pa lang dumalaw na ang mga kababayan natin sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para hindi mag-ipon-ipon ang mga dadalaw bago ang pagsasara ng mga sementeryo sa October 29. Gumaganda na raw ang sitwasyon ng COVID-19 sa Kamaynilaan, kaya sana mapanatili ito hanggang sa Kapaskuhan. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon ng Manilang Senador ang anilay malaparmali na kontrata ng Department of Social Welfare and Development sa isang tinatawag na financial service provider. Sagot naman ng DSWD, kumonsulta sila at ginabayan pa nga sila mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakatutok si Map Gonzales. Sa pagtalakay ng budget kahapon ng Department of Social Welfare and Development, tanong ng mga senador, malaformally ba ang kontrata ng DSWD sa Starpay na nakakuha rin daw ng bilyong-bilyong-pisong kontrata kahit na questionably umano ang background nito? Isa ang Starpay sa financial service provider na ginamit ng DSWD para mamahagi ng ayuda. 2019, nagdeklara pang lugi itong Starpay. Pagdating ng 2020, nakakuha sila ng more than 50 billion pesos na pondo sa galing sa gobyerno. Paano? Ito ba e formalin ng DSWD o hindi? Siguro yun ang pinakatanong niya, no? Na kumpanyang nalugi at ngayon ay may 50 billion na nilaan na pondo para sa kanilang operations. Sabi ni Senador Manny Pacquiao, mula sa 14 million beneficiaries ng SAP2, 6.9 million beneficiaries ang ipinagkatiwala ng DSWD sa Starpay. Katumbas ito ng mahigit 50 billion pesos mula sa kabuuang 85.1 billion pesos na pondo. Paliwanag ng DSWD, dumaan sa konsultasyon ang pagkuha nila ng financial service providers. Ito na po yung nagiging challenges na data quality. Yung iba, walang mga cell phones. Kaya po, dumaan po sa masusing assessment at nakita po namin ang kapabilidad ng Starpay at ng RCBC na pwede nilang i-redistribute yung mga hindi po naservisyuhan ng ibang financial service providers. Lahat po ng aming ginawa, lahat po ng aming aksyon, desisyon,
ay kumuha po kami ng technical assistance ng ating pong Bangko Sentral ng Pilipinas. Dagdag pa ni Pacquiao, gumamit ang Starpay ng mga remittance companies kaya may bawas ang ayuda pag liname ito ng mga beneficiary. Ang sabi ng DSWD, kailangan ang tulong ng naturang mga remittance company para sa mga walang cellphone. There were challenges nga po, like yun pong wala silang mga mobile number. And for those without mobile number, hindi po ma-e-effect ang ating digital payment. So kaya po nagkaroon tayo ng manual payout. If you found out that 70% ang walang mobile phones or defective yung mobile phones, but hindi nyo nalang gamitin yung workforce ng DSWD or even LGU. Ninais pa rin po ng DSWD na matugunan po yung kung paano mapapabilis yung pagbibigay namin ng ayuda. At nung nagtanong po kami base po sa aming meeting with the BSP, with the 6 financial service providers, ang RCBC at ang Starpay po ay nagmungkahi na kaya po nilang makapagbigay ng ayuda kahit sa mga tao na wala pong mobile numbers. Wala pang sagot ang Starpay sa aming tawag at email. Sinusubukan din naming kunin ang panig ng RCBC at ng BSP. Sa kamera, naghain naman ng resolusyon si Bayan Muna Partylist Representative Carlos Zarate para magpatawag ng investigasyon kaugnay nito. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso at pagbagal ng hawaan ng COVID-19, posible na raw ang mga Christmas party basta't bakunado. Yan ang tansya ng grupong Octa Research. Pero ang DOH may paalala sa kabila ng magandang balita. Nakatutok si Joseph Moro. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng mga COVID-19 cases. Sa datos ng grupong Octa Research sa National Capital Region, lalo pang bumagal ang hawaan o reproduction number sa 0.61 mula sa dating 0.74 noong isang linggo. Bumaba rin ng 36% ang average na bilang ng mga bagong kaso sa isang linggo. Ngayon, nasa 1,933 yan mula sa dating 2,941 new cases noong nakaraang linggo. Hindi lang it's going down, it's going down faster pa. It's literally dropping. Ilan sa nakikitang dahilan ng Octa kung bakit ang mataas na vaccination rate sa Metro Manila na nasa lampas 70%, ang pagsunod sa mga minimum health protocols at ang pagbaba rin ng mga kaso sa Region 4A at Region 3. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, susi nga raw sa pagbaba ng mga kaso ang pagbabakuna, maging ang mas maganda na ngayong contact tracing at mas mabilis na pag-isolate sa mga kaso. Ayon sa Octa, kung magtutuloy-tuloy ang trend, sa susunod na 2 linggo maaaring wala ng 1,000 ang mga bagong kaso sa Metro Manila. Sa buong bansa, posibleng bumaba na rin daw ang mga kaso. Later this week, baka 4 digits ng average. And that means in 2 weeks, by the end of the month, we could be averaging less than 5,000 cases per day. Kung hindi magbabago ang trend ng mga bagong kaso, pwede na kaya nating gawin yung mga dati nating ginagawa bago magkapandemya, tulad halimbawa ng mga Christmas party. Things can change pa rin naman. In places na vaccinated yung mga attendees, or canary, it's an office Christmas party, everyone's vaccinated, you can probably have a big Christmas party, a lot of people, because the risk right now seems low. Pero paalaala ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, kailangan pa rin sumunod sa 3Cs framework o pag-iwas sa close, crowded at close contacts kahit bumababa ang mga kaso. Mag-a-adjust daw at magre-recalibrate ang DOH pero kailangan pa rin ng mga pag-iingat para ligtas ang lahat. Para kay Dr. Jose De Grano, Pangulo ng Private Hospitals Association o PHAPI, mas mabuti ng mag-ingat pa rin. Lalo't hindi naman lahat ng lugar sa bansa, marami na ang nababakunahan. Madaling magsabing ganun eh, but then, of course, siguro very limited yan. No? Kung maaari, doon lang sa talagang very close family members. No? Okay. Otherwise, kung maaari, hintay-hintay na lang muna tayo. Nararamdaman naman daw nila na kumukonti na ang mga dinadala sa mga ospital pero may problema pa rin namumuo. Marami raw sa mga nurse ngayon nagre-resign. Yun na nga ang nakakatakot, no? Parang ang prediction namin, pag tuloy-tuloy na nag-resign itong ating mga nurses, baka in the next, after mga around 6 months, baka halos maubusan na tayo talaga ng mga nurses. Kung magpapakampante raw ang publiko, baka bumalik lamang tayo sa dating problema. Ang cost ng spread,
yung movement, interaction ng tao. So pagka nag-party-party ganyan, ay ano, medyo delikado. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tiyak na mahihirapan daw ulit ang ilang negosyong tinamaan ng pandemya na makapagbigay ng 13th month pay ngayong taong ito. Kaya hiling nila ngayon sa gobyerno, bigyan sila ng pinansyal na tulong para maitawid ito. Ang nakikitang solusyon naman ng Department of Labor and Employment sa pagtutok ni Maki Pulido. Tulad ng maraming empleyado, inaasahan ni Raymond ang 13th month pay niya para may pandagdag gastos, lalo't ilang buwang sarado ang pinagtatrabahoang restaurant sa lockdown. Buti na lang, kahit halos di pa rin kumikita ngayon ng restaurant dahil limitado ang pinapayagang bilang ng mga customer. Nagsabi na ang may-ari na buo itong ibibigay nitong Disyembre. Gusto po nila tumulong sa mga tawag po nila. Pero sabi ni Eric Teng ng Resto PH, maraming business owners ang mahihirapang magbigay ng bonus, lalo na ang mga negosyong higit na naapektuhan sa mga lockdown, mga restaurant, gym, spa at salon. Kaya sana raw bigyan ng pinansyal na tulong ang mga negosyong ito para maitawid ang pamimigay ng bonus. We want to do right by our workers who've been with us for many, many years. 13-month pay basically is necessary, but coming from our self lang, when we're bleeding and sick, that's milking something that's already dying. So we really need a lot of help. Lahat ng empleyado, basta't nakaisang buwan na sa trabaho, dapat makatanggap ng 13th month pay bonus. Ayon sa batas, kailangang maibigay ito bago o sa araw mismo ng December 24. Naiintindihan naman daw ng labor group na TUCP ang hirap, lalo na ng mga maliliit na negosyo. Pero hirap din ang mga manggagawa nitong pandemya. Kung hirap daw talaga ang negosyo, sana'y makipagdialogo sa mga empleyado. Pwede sigurong installment. Yung isang bahagi ng installment ay on or before December 24 at ang iba pang mga installment ay pwedeng bago magtapos ang February next year. Hindi naman siguro maganda pag umabot pa ng March, April, May. Ganito rin ang nakikitang solusyon ng DOLE, pero kailangang pumayag ang empleyado. Pwede pag-usapan kung kailan. Oh, pwede hindi, pero kung papayag yung employee, kasi ang beneficiary nitong batas na ito ay ang employee, di ba? So if he agrees na pwedeng i-defer, pwede naman. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na kinakausap na nila ang Small Business Corporation para makagawa ng pasilidad na magpapautang ng walang interes sa mga kumpanyang mangangailangan ng pondo pambayad ng 13th month pay. Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Para raw mabawasan ang mga puno ang kulungan sa bansa, kailangang mapalaya na ang mga persons deprived of liberty na tapos nang isilbi ang kanilang sintensya. Ang problema, hanggang ngayon, humigit kumulang 100 PDL na dapat laya na ang nasa kustodiya pa rin ng Bureau of Corrections. Yan ang tinutukan ni Mariz Umad. 40 taon ang sentensya dapat ng korte sa 52 anyos na si Ricky dahil sa mga krimeng carnapping at simple robbery na kinasangkutan niya noong September 1996. Pero matapos isilbi ang 25 taong aktual na pagkakakulong at dahil na rin sa good conduct and time allowance, lumalabas na 45 taon na rin ang katumbas na naisilbi niyang sentensya sa kulungan. Kaya matapos ma-evaluate ang kanyang record, dapat ay laya na si Ricky noong Abril. Pero Oktubre na at patuloy pa rin siyang humihimas ng rehas dito sa Bilibid. Napakasakit po maging sa amin. Hindi lang po kami ang nagdurusa, lalo na po ang aming pamilya. Masakit po sa kanila, lalo na po kung alam na rin nila na kami makakalaya na tapos parang naramdaman namin na parang ipinagkait pa sa amin yung pagkakataon na para na sana sa amin at sa pamilya, sana po ma'am, dinggin kami ng mga kinaukulan. Bigyan kami ng pagpapahalaga, ma'am. Isa lamang si Ricky sa umabot na sa humigit kumulang 100 persons deprived of liberty o PDL na nasa kustodiya ng Bureau of Corrections na tapos nang maisilbi ang sentensya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin makalaya. Bawat buwan daw mula nitong Marso pa lang ay meron ng naisumiting listahan ng Bureau of Corrections na mga maaari ng makalayang PDL sa DOJ. Nagpa-follow up po kami, ma'am. We made several follow up sa doon sa DOJ.
And usually naman po ang sagot po is on process of review po sila. Isa rin sa mga dahilan kung bakit kailangan na raw mapalaya ang mga karapat-dapat na PDL ay dahil sa patuloy na lumalala raw na problema ng congestion sa mga kulungan sa bansa. Ayon na rin sa pagdinig ng Senado nung nakaraang budget hearing. Dito halimbawa sa Bilibid ay umakyat na sa 344% ang itinaas ng congestion rate nitong Agosto. 8,000 lang dapat ang nakakulong dito sa Bilibid, pero sa kasalukuyan, nasa 28,545 ang PDL dito. 303% naman ang average na congestion rate sa lahat ng operating prison at penal farm sa buong bansa. Dagdag na problema pa raw na may pandemya ngayon. Buti na lang daw at mababa ang bilang ng COVID sa Bilibid at maayos naman ang lagay ng dalawang PDL at pitong personnel na ito. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang dumadaan lang daw sa kanila ay mga PDL na nasintensyahan dahil sa heinous crime o nasintensyahan ng life imprisonment o reclusion perpetua. Mas mabuti raw kung malalaman nila ang mga pangalan ng mga PDL na nakatakda ng makalaya para ito'y kanilang masuri. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sinasabing obligasyon ng mga magulang na ibigay ang makakayanan para sa kanilang mga anak. Bonus na lang daw kapag ang mga anak hindi nakalimot sa pagtanda ng kanilang mga magulang. Ganyan ang biyaya ng mapagmahal na anak sa kanyang amang iginapang ang pagpapatapos sa kanya sa pag-aaral. Ang sorpresa namang napaiyak na ama o yung nagpaanak o nagpaiyak dun sa ama, eto sa pagtutok ni Mark Salazar. 63rd birthday ni Mang Rading Dawina noong March 16. May handa, syempre may cake. Pero ang simpleng okasyon ay nag-ala, wish ko lang. Hindi kasi simpleng money cake ang surprise kay Mang Rading. At ang fairy godmother ng araw na yon, ang unikaihan niyang si Kim Sen. Hindi ko akalain na ako yun mayroong isang materialis na regalo ng anak ko na kotse. Dahil ang alam ko lang talaga ay isang pamilya get together. Speechless din kasi super nakita ko yung nakita ko na lang, umiiyak na kami. So ayun, and yung iyak naman na yun is tears of joy. Para sa payak na pamilyang Dawina, nakakatili ang laki ng regalo ni Kim Sen. Pero ang nakakaantig sa kanila ay kung paano sinusuklian ng anak ang kanyang ama. Yung kasabihan nga po nila na parang isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Super ganun po siya. Kahit anong way, basta para sa akin and para sa mami ko, sa asawa niya, parang lahat talaga gagawin niya. Like, yun nga, parang hanggang sa makakatipid. Pero bakit kotse ang regalo ni Kim Sen sa ama? Para raw kasi igapang ni Mang Rading ang pagtatapos ni Kim Sen sa kolehiyo, tinipid niya ang lahat para sa sarili. At ibinenta pa ang kanilang lumang sasakyan para maibili ng laptop ni Kim Sen. Wala talaga akong maisip na utangan na pambili ng laptop. Kaya nag-decide ako, ibenta ko na lang ang kotse ko. Magko-commute na lang ako, sabi kong ganun. After graduation, basta magkatrabaho ako, ang kailangan unang-una ko mapundar is yung sasakyan. Kasi yung car na binenta po is yung talaga yung kauna-unahang sasakyan namin na as in pinundar ng tatay ko po. Sabi nga ni Mang Rading, hindi naman kailangan ng regalo mula sa kanyang nag-iisang anak. Pero para kay Kim Sen, kulang pa yan. In the future, mas madagdagan pa yung mga happy memories namin and kung ano pa yung gusto nila, makapag-travel, pag-iipunan natin. Oh, sana all. More happy birthdays to come, Mang Rading. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco, mga kapuso, 74 na araw na lang. Pasko na. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.